bakit nga naging speakers o congressional initiative ito? Eh, ang tawag nga dyan, people's initiative. Dapat manggaling yan sa taong bayan, hindi dapat manggaling sa mga politiko. Bibilhin ang boto at, ito nga po ang balita, 100 pesos kada pirma. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan at nakarating na rin kay Attorney Harry Roque itong kumakalat na form at kumakalat na People's Initiative Signature para sa version ng charter change na sinusulong ni House Speaker Martin Romualdez at ng kaalyado. Mga kababayan, kung ako personally pabor ba ako na baguhin na ang ating Philippine Constitution? Yes po, mga kababayan po natin, basta't ito ay naaayon para sa kagustuhan ng taong bayan. Dahil kung ang kanilang babaguhin ay political provision, abay malinaw na may talagang gusto pang ma-extend ang kanilang termino o kaya magiging prime minister at hindi na madadaan sa eleksyon, mga kababayan po natin. Pero kung economic provision, pabor po tayo dyan. Dahil baka ito na nga ang paraan para umasenso naman ang ating bansa at pumasok itong mga investors na takot pumasok sa atin dahil nga sa ating batas na napakahigpit pagdating sa mga investors. Mga kababayan po natin, kaso lang, mukhang iba ang version na sinusulong ngayon ni House Speaker Martin Romualdez. Dahil may ilang mga kababayan po tayo na kumakalat, nag-iikot sa mga barangay at pinapaliwanag na ang itong People's Initiative Signature na kailangan nilang gawin o yung kailangan nilang pumirma lang para makatanggap sila ng ayuda. So ayuda ang ginagamit, mga kababayan po natin, para pumirma itong mga kababayan natin ng People's Initiative Form. Speaker Martin Romualdez na isusulong ng mababang kapulungan ang charter change. Pero ngayon po, alam nyo kasi sa charter change, tatlong pamamaraan yan. Isa sa pamamagitan ng Constitutional Convention na kung saan ang taong bayan ang maghahalal ng mga tao na magpo-propose ng mga amendments. Pangalawa, Constituent Assembly. Ito po, yung Kongreso mismo. Sorry, yung Kongreso mismo ang nagpo-propose ng mga amendments. Pero para ma-approve ang amendments na madala sa tao para sa isang plebisito, kinakailangan voting separately ang Kamara at ang Senado. Bakit dapat separately? Kasi 300 plus ang Kamara, 24 lang ang Senado. Siyempre, kapag voting jointly yan, talo ang Senado kasi 24 lang sila. So, ang sabi ng saligang batas, dapat kapag Constituent Assembly, voting separately yung Kamara at saka ang Senado. At ang pangatlo, isa pong innovation, ay through People's Initiative. Yung taong bayan mismo ang mag-propose ng pagbabago sa saligang batas. Ito po ay in-institutionalize yung people power na nangyari noong 1986 at ginaya po natin yung proseso ng Switzerland kung saan ang tao mismo ay pupwede gumawa ng mga batas at pupwede magkaroon ng amendments sa kanilang saligang batas. Ang requirement po, 2% per district sa buong Pilipinas. Kinakailangan malinaw kung ano yung proposed amendments sa saligang batas na pinupropose. At kapag yan ay na-validate na merong 2% kada distrito, eh magkakaroon po ng referendum. Pero aba, ibang klase po ang nangyayari ngayon. Una-una, hindi po People's Initiative ang nangyayari. Mga kongresista ang nagsusulong. Marami po ako natanggap na mga larawan na ang nagpapapit. So kung mga kongresista ang sumusulong, eh, congressman's initiative ito ang tawag dyan. Hindi po ba, mga kababayan po natin? Madaw dun sa form ng charter change, dun sa People's Initiative, ay mga kongresista. Okay. Now, nakakatawa nga eh, dahil ang mga nakuha pang mga larawan ay galing sa Bicol, kung saan hindi naman nanalo si PBBM. Lenny Country. Pero dahil alam naman po natin na isang Bicolano ang chairman ng very powerful Commission on Appropriations, baka siguro nandiyan at napakalakas ng initiatives. Dahil alam naman natin, number one supporter siyempre ni Speaker Martin Romualdez, ang chairman ng Committee on Appropriations. Actually, kaibigan ko po yan. No? So siguro, trabaho lang yan. Intindihin na lang natin. No? Dahil hindi naman siya magiging Committee on Appropriations Chairman kung hindi talaga may tiwala sa kanya yung speaker. At siyempre, dahil may tiwala sa kanya, isusulong naman niya yung interest ng speaker. So malinaw na gusto nila mag-amenda ng saligang batas. Pero alam nyo ba, ang kanilang gusto amendahin ay kung paano magkakaroon ng Constituent Assembly. Ang gusto nila, ang Kongreso pa rin ang gagawa ng mga proposed amendments na dadalhin sa taong bayan.
ang babaguhin nila ay yung provision na dapat voting separately ang Kamara at saka ang Senado. Tignan niyo po itong form na nakuha ko, ha. Ang tanong po dito ay hindi siya ma-expand, no? Kung po pwede sana ma-expand. Eh, ang inaamenda, pwede ba natin palakihin to? Kasi hindi ko siya mabasa. Ang inaamenda ay yung provision ng saligang batas na nagsasabi na dapat voting separately ang Kamara at saka ang Senado pag sila ay nagpo-propose ng amendments through Constituent Assembly. Aba ngayon, hindi na. Voting jointly. Ibig sabihin, kung ano yung proposal ng Kamara, yun ang makikerry at yun ang dadali. So, voting jointly, mga kababayan po natin. So, iilan lang. I think ang kailangan dyan na boto is majority. So, ilan lang yung mga senador? 24. Ilan yung congressman? Mahigit 300, mga kababayan po natin. Kahit ang lahat na senador ay kumontra pa sa gustong gawing amendment ni House Speaker Martin Romualdez, wala pa rin silang magagawa. Useless ang magiging boto nitong mga senador, mga kababayan po natin. Dahil kung jointly yung kanilang gagawing pagbuboto, eh talagang malaki ang numbers ng House of Representatives. Kaya sigurado kung ano ang kagustuhan ng House of Representatives sa pamumuno ni Martin Romualdez, ay yun ang masusunod. Bakit ito ang version na pinili nila, mga kababayan po natin? Dahil nakikita na po natin na itong 500 billion na umano'y nakalaan na ayuda para sa ating mga kababayan ay mukhang gagamitin para sa pagpapakalap nitong perma ng People's Initiative, mga kababayan po natin. Tandaan po natin, itong 500 billion ay mas malaki pang halaga kaysa ipinamigay na ayuda noong panahon ng pandemya. Sa panahon ng pandemya, mga kababayan po natin, kung hindi ako nagkakamali, sa dalawang taon, so 2020 at saka 2021, ang kabuuang ibinigay ng ating gobyerno ay mahigit lamang 350 billion. Dalawang taon yon. Ganun ang budget na ibinigay ni Pangulong Digong o inaprobahan ng House of Representatives para sa ayuda na mga kababayan po natin na masyadong naapektuhan nung panahon ng pandemya. Pero ngayon, walang pandemya, mga kababayan po natin, ngayong 2024, ang inilaan ng House of Representatives ay 500 billion. So, kaya nakakapagtaka kung saan nila ito gagamitin, sino ang mabibigyan, at bakit sinasanay na lang ang ating mga kababayan nitong ayuda. Bakit, yun nga, sabi natin, bakit hindi gamitin sa long-term solution? Kasi alam natin, ang ayuda, itong short-term solution lang. Anong long-term solution? Diba? Trabaho. So, gamitin para magkaroon ng permanent na trabaho ang ating mga kababayan. Yun pala, ito ang kanilang plano na nasa likod nitong 500 billion na ayuda. 100 kada pirma sa taong bayad. Dahil siyempre, 24 lang ang mga senador. Now, unang-una, delikado po ito. Kasi alam naman natin na mayroon nag-aambisyong maging prime minister. At alam naman natin, ang mga senador ay tututol kapag bubuwagin nila ang Senado at gagawin. Ayun, alam na natin kung sinong nag-aambisyon na maging prime minister. Dahil wala naman siyang panalo eh. Pag idadaan sa election, senador nga, hindi manalo eh. Pagkapangulo pa kaya. Eh, tingnan nyo sa survey, hindi ka makaangat ng 1%. 45% lang. Single House of Parliament na lang. Bakit? Kasi ang speaker, chances are, siya rin na magiging prime minister. Bakit? Ang speaker po, ang prime minister, ihahalal ng mga parliamentarians. So kung ang speaker of the house ay hinalawal ng mga kongresista, chances are, kapag nagkaroon ng charter change at napalitan ng parliamentarian, siyempre, yung speaker ngayon, siya rin ang magiging prime minister. Kaya naman, hindi nakapagtataka na ang initiative ay hindi people's initiative. Ito ay speaker's initiative. Congressional initiative. Hindi naman naggalit sa taong bayan. So yan po yung una-una. Nako po, mga kababayan po natin. Grabe ang talagang garapala na ang kanilang ginawang pambabastos sa taong bayan. Nakakabahala po yan. Dahil pag yan ay naaproban, abay, kung anong gusto ng Kamara, yun ang masusunod. Magiging inutil ang mga senador pagdating sa mga dapat na isumite sa taong bayan kung paano maamendahan ang saligang batas.
Pero mas nakakabahala pa, yung pamamaraan na isinusulong nila itong pirma part 2. Unprecedented. Unang-una, mukhang ito nga po ay initiative ng Kongreso. At sila pong makikinabang nito. Kasi kapag voting jointly na, kung anong gusto ng Kongreso, yun ang dadalhin sa taong bayan. Pangalawa, bakit nga naging speakers o congressional initiative ito? Eh, ang tawag nga dyan, people's initiative. Dapat manggaling yan sa taong bayan, hindi dapat manggaling sa mga politiko. Pangatlo, mahal po itong proseso nito, yung pagkukuha ng 2% kada district. Napakahirap po niyan. 300 plus districts tayo, nasisiguraduhin natin na 2% ay makakakuha na pipirma ang taong bayan. Eh siyempre po, magastos yan. O, saan ang kinukuha ang pondo? Siyempre, kung yan ang initiative ng Kongreso, manggagaling na naman yan sa pondo ng Kamara de Representante. O yan, magagalit na naman sila. Sasabihin nila, naku, fake news na naman. Eh saan pagkukunin ang pera dyan? Hindi naman pagkagastos yan. Pagkagastosan yan galing sa bulsa ni Speaker. Sigurado ako dyan. Eh di ang gagamitin nila, kabadang bayan, yung budget ng Kongreso. Pwede ba naman yun, people's initiative, naging congressional initiative and funded by Congress? E pang-apat, kung gano'ng kabulok ang eleksyon, ganun din kabulok itong pirma part 2. Bakit? Namimigay po ng kwarta. Binibili o di naman kaya linoloko mga pumipirma. Ang reports na nakuha ko, yung mga payout ng AIX at kung ano-ano pang mga ayuda galing sa gobyerno, e pinapipirma yung mga tao. Ang akala nila para sa ayuda yan. Hindi nila alam para na pala sa charter change. Bakit kinakailangan linlangin ng taong bayan? Ayan mga kababayan po natin, sanay sila manlinlang, sanay sila manluko. Kaya ang kanilang ginagawa ay garaparang panluluko na po ito mga kababayan po natin. Bakit hindi paliwanag ng maayos? Sino ba yung Pilipino na hindi papabor na babaguhin ang ating batas kung ito ay makaganda sa ating bansa? Hindi daan sa ayuda. Ang kanilang palusot, ang kanilang papaliwanag, magiging batas ang AX at saka tupad kung pipirma sila dito at makakatanggap sila ng ayuda at ang kanilang pamilya pa. No, mga babayan po natin, ginagamit ang ayuda para sa panluluko. Napakalinaw na ito ay garaparang panluluko nga, mga kababayan. Sabihin ang katotohanan. Tama. Para naman maging tunay na people's initiative ito. Di ba po? Napakagarapan naman ang ginagawa nila. Para lang masunod ang gusto ng Kongreso, bibilhin ang boto at ito nga po ang balita, 100 pesos kada pirma. 50 pesos bago ka pumirma, 50 pesos pagkatapos ka pumirma. E mantakin nyo yan. 2% per district. 100 pesos per 2% per district. E ilan bang ating butante? Sabihin na natin na ang ating butante aabot siguro ng, kung hindi ako nagkakamali, tignan natin ha, magkano ang registered voters. Kasi yun ang basihan po yung registered voters. Titignan ko po para hindi tayo ma-fake news ha. Tignan po natin kung ilan ang registered voters sa Philippines. Tanungin natin si Google, registered voters Philippines. Okay, ilan yan? Okay. Number of registered voters. Tunay na people's initiative. So ito na nga mga kababayan po natin. At malinaw na talagang ito ay hindi people's initiative kundi congressional initiative umano ayon kay Attorney Harry Roque dahil sa paraang ginagawa ng mga kongresista po natin. Nag-hire sila ng mga taong nag-iikot sa mga barangay at pinapaliwanag na umano'y ito ay makakatanggap ka ng ayuda kung ikaw ay pipirma. So ang AX at tupad ay ginagamit para sa people's initiative, paraan para sa pagbabago ng ating Philippine Constitution. Mga kababayan po natin, pabor po ba kayo na baguhin ang ating Constitution? Kung ako, pabor. Kayo po. Basta't ang paraan ay tama at napapaliwanag sa taong bayan kung ano at bakit kailangan baguhin ang ating Constitution. Hindi yung gagamitin itong ayuda para pumirma ang mga kababayan po natin. Pumirma sila dahil sa ayuda, hindi dahil sa pagpapaliwanag nitong mga taong binayaran na dapat ipaliwanag ng maayos kung ano nga ba ang kanilang pipirmahan. Bakit nila kailangang pumirma para sa pagbabago ng ating Constitution? Mali eh. Ang inaakala nila ay ayuda ang kanilang pinipirmahan.
ito pala ay paraan na para baguhin ang ating Philippine Constitution at posibleng maging Prime Minister nga ang namumuno ngayon sa House of Representatives. Mahabang proseso pa ito, mga kababayan po natin, at ang kanilang ginawang paraan, alam ko maraming aalma, maraming kukontra dyan dahil nga kitang-kita naman na garapalan ang kanilang ginawang panluloko sa taong bayan. Kaya abangan natin kung ano pa ang susunod na mangyari patungkol dito kasi mukhang persahan talaga na isusulong ito ng pamunuan ni Martin Romualdez.